Bukod sa nakakaganda ng paligid, marami ring health benefits ang hatid ng edible flower na wishbone. Nagagamit ito sa tsaa o pang-garnish. May paraan para magkaroon ka ng access sa wonder plant na ito sa sarili mong bakuran. Grow it yourself! Food explorers, sa mga may hilig dyan sa salad, may good news ako sa inyo. Kung wala kayong mga backyards o kaya mga lupa na pagtatamnan, maaari kayo magtanim lang sa mga paso. Tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng wishbone. Kailangan lang natin ng container. So ito, ang gamit namin na growing media ay peat moss, pero maaari din naman kayong gumamit ng vermicast kung ano yung available sa inyo. After 3 weeks, ito na yung ating seedling. So ililipat lang natin siya sa maliit na paso. Lagyan lang natin ng buta sa gitna. So doon natin ilalagay yung ating seedling. Okay, na-establish na yung roots ng ating seedling. Pwede na natin siyang ilipat sa malaking pots. Dahil nga po wala kayong mga lupa na tatamnan o lilipatan nito, maaari nyo naman pong ilipat sa mas malaking paso. Kung gusto nyo naman, iba't ibang kulay ang ating ilagay, maaari naman po. Hindi naman sila mag-aagawan or magsasapawan po. So, maaari naman po silang pagsama-samahin. Katulad po nito, lahat ito ay wishbone, magkakaiba lang ng color. Hanggat alam nyo po na yung moisture ay okay pa, huwag na po natin lagi siyang basain. Dahil po pag laging basa, anong nangyayari po, nagdadahon lang siya, hindi nagbubulaklak. Kahit po saang lugar, kahit ito ay dalhin nyo sa Maynila o sa may init na lugar, mabubuhay naman po ito. Basta ang kailangan lang po niya ay enough sunlight at proper watering po.